Hi guys, so aalis muna tayo. Anong oras ngayon? Time check. It's just 1:42. Hindi pa sarado yung market. So namili ako ng CEI na 22 centavos. Pag nagstay above 20 levels yan, pwedeng pumutok yan. 30%, 50% easy trade. Ito, 100 million yung value niya, no? Ito, itong CEI, ito yung talagang ano, eh, tridor. Dali, may sabihin lang ako sa inyo. You don't do that to me! Nasa DNA niya talaga, di ba? Green, long red, green. Basta pag nag-long green siya, meron din siyang long red na kasunod. Ang daming fake outs nito, eh. Ayan. Tapos ito, bang! One, two, bang! Bang! Ang dami, diba? Tapos kahapon nga nagtuloy siya. Ilang percent? 16%, alright. Isang beses ako na fake out ako nito. Kasi during this gap up, hindi ako namili, but nilagay ko na siya sa watchlist ko. Tinitingnan ko anong plano dito ng mga naglalaro. So, yun nga, bumagsak, nag-fill yung gap. And then, boom! During this point kasi ito, yan yung candle niya. Diba yung price niya above na naman. AOTS na naman siya. Ibig sabihin. So, nag-set ako ng plan to buy at this break ito. Yan. Yung recent swing na yan. And, or kahit dito ma-break yung week. Pero ito yung mas gusto ko. Ma-break niya yung candle na yan. And, anong nangyari? The next day, na-break niya yung both triggers ko. During this time, hindi na ako nakahabol. Ang konti kasi ng pad dito eh. Nabasag agad nila tong ano, the 20. So, 2010 ako nag-ano niyan. Nag-buy 2 lakh. Kasi hindi na siya bumaba sa price na to eh. Tapos, before closing yata niya nagtire-diretso. Dapat magko-close lang yung price 21. Tapos, tinulak na hanggang 21.3. So, namili rin ako dyan during that close. Kasi, you know, as you can see, di ba? Uy, talagang goodbye na tong ano ah. Tong CEI, strong close. Alright. And yung average ko niyan medyo umangat. Nasa 2060 pa. Nasa something like it. Nandito. Nandito banda. So, during the open, ganda na open niya. Dito nag-open. Tapos, dire-diretso umangat. Tapos, yun na. Bang! Sabi ko, may fake out. Ano ang ginawa ko kasi, hindi nakita ko green. Okay, sige. Matutulog muna ako. For the meantime, kasi okay na naman siya eh. Tapos naalala ko pagising ko, ano na siya, down na siya dito. So, nagbenta ako yata dito, 2050. So, negative 3% yata yung ano, damage sa akin itong CEI. And then, as you can see, bumagsak na naman, then nagtuloy. So, iisipin ng ano, mga pumasok na traders dito. So, umangat. Tapos, napakat siguro sila dito or somewhere dito sa mga red candles na yan. Yung mga trader niya, pag nakita nila umangat yung CEI, bigla na lang iisipin nila, ayun na, regret na yan. Papasok na yung emotion na naman. Na iisipin sana pala, hindi na lang ako nag-sell dito. Kasi pasok pa naman sa buying pattern ko yan eh. Dapat di talaga ako nag-sell dito eh. So, yun, ang hinayang na sila. So, ang gagawin nila, mag-aano na sila yan, next trade nila. Next trade nila, ayaw niya, bumili sila ganitong pattern. Bumili sila long green, nag-long red. Yan, hold pa rin sila niyan kasi iniisip, ay, tataas pa rin yan. So, yan, nagkaroon na tayo ng hope ngayon. Ang problema kasi dyan, okay ka lang naman mag-hold kung hindi pa tinatamaan yung stop mo o yung risk na nilaan mo para sa trade na to. But, hindi naman all of the time, aangat yan eh. Kasi hindsight bias mo na yan eh. Nakita mo na nga kasi yung, ano, ay, umangat pala to. So, nakita mo na yung chart na nag-form. Eh, what if nga ito yung candle niyan? Diba? Itsura niyan, bearish niyan eh. Kung short term mo titignan, that's bearish. So, ano ba? Bebenta na ba ako? Isipin mo yan, hope ka na. Nagdadalawang isip ka na ngayon. Kasi, ay, pwede pang tumaas. So, pwede mong ma-develop yung bad habit nun. So, as a trader na dapat disciplined ka na sinusunod mo yung cut mo and your plan. Nako, biglang papasok na yung emotion. Hoping na, na ay baka maulit yung sa CEI. Tataas din, sayang naman. So, ayun, what if bumagsak yung stock? Yan.
dyan ay mahirap. Pag bumagsak yung stock ngayon, ipifeed na nung trader yung ego niya. Magiging investor na siya. Kung gagamit na siya ngayon ng mga fundamentals, yung mga news, kung ano na iibahin niya na ngayon yung sistema niya para mag-adjust dun sa errors niya, para ma-justify niya yung ginawa niya na hindi niya inisip na ano, na dahil sa emotion kaya siya nag-hold talaga at hindi niya sinunod yung initial plan. So kung ikaw, mag-chase ka na naman dito, tapos bumagsak to, or kung ano mangyari dito, dapat meron kang plano. You should always plan your trades and trade your plan. Kasi baliwala, bakit ka pa nagplano kung di mo rin naman susundin? At bakit ka nagtitrade ng walang plano? Anong ano mo dito sa stock market? Tsambahan. So ang point ko dito, huwag kang magpapahype. Yung judgment mo, yung planning mo, huwag kang magpapa-apekto dun sa iba, sa mga rumors nila. Doesn't matter kung ito may ano daw, kung iba buy out ba tong company na to, or ano ba yung lumabas na balita nila. Tandaan mo na kahit gano'ng kaganda yung news or speculation or rumor na narinig mo, pag bumagsak yung presyo nito, na-hit yung cut point mo, mag-cut ka. Okay? It doesn't matter. Wala kang pakialam. Kung sila maging investor dito, wala kang paki. You should follow your plan. Kung pinipilit mo na fundamentalist / trader ka, it's up to you. But kung nalulugi ka na, well, questionin mo na yung mga ginagawa mo siguro. So, ayun yung gusto ko i-share. So, matutulog muna ulit ako. Thank you, guys. Quiero respirar tu cuello despacito. Anamito, anamanatas barato, amica.